Pinunit ni Lando ang nakabalot na sobring sulat at saka binuklat ito sa kanilang harapan. Wala man lamang itong palatandaan kung kanino nang galing. Tahimik naman nilang binasa ang mga letrang nakaukit sa malinis na papel. Nakasaad dito ang eksaktong lugar at kinaroroonan sa lugar ng Santa Clara. Sino ba nagbigay nito? Baling ni Lando kay Jason. Yung messenger, boss. Hindi. Ibig sabihin, kanino ba galing to? Yun nga, boss. Galing sa messenger. Alam kong galing sa messenger, pero sino ba nagpadala? Kaya alam mo ba? Yun nga, boss. Yung messenger. Nahampas na naman ni Lando si Jason sa isinagot nito. Wala talagang katas na makukuha sa kukote mo. Puro kakagaguhan. Ba't ba ikaw pinadala ng headquarters? Madami nung matinong maitatrain. Ba't ikaw pa? Ito na naman kami. Pagpipigil na rin sa dalawa dahil sa napapansin niya. Mauuwi na naman sa sagutan ang dalawang kasama. Imbis na sa plano nila, dapat nakafocus, masisingitan pa ng kanilang walang kwentang diskusyon. Punta na natin yan, sa Santa Clara. Baka makawala pa yan. Dagdag ni Rince at sabay tayo at lumakad palabas. Naiwan naman sina Lando at Jason na nakasunod ang tingin sa papalabas na si Rince. Ang astig talaga niya ito ni Rince, no? Di ba, boss? Parang bad boy ang dating. Susukungin agad kahit hindi man lang alam kung saan ba yun. Hindi pa natapos ni Jason ang kanyang salita nang hilahin ni Lando ang kanyang tenga palabas ng kusina. Aray, boss! Aray! Daldal mo! Uro ako na! Bilisan mo! Lula ng kanilang service van, tinahak nila ang daan papuntang Santa Clara na nasa kaduluduluhang bahagi ng kanilang bayan. Habang nasa biyahe, nakaidlip na si Narens at Jason. Habang abalang-abala naman sa pagmamaneho si Lando. Lumipas na ang mahabang oras. Ngunit hindi pa rin nila narating ang kanilang destinasyon. Nasa kalagitnaan na sila ng napakalawak na kagubatan ng Santo Domingo. Hanggang sa makarating sa Santa Ines at umabot na sa San Rivas. Ang kagubatang ito ay kinikilalang pinamamahayan ng mga engkanto, aswang at kung ano pang masasamang elemento. Wala ring katao-tao sa lugar na yun dahil sa nakaraang trahedyang nagtulak sa mga naninirahan doon na lisanin ng lugar mahigit 5 dekada na ang nakalipas. Ang kalsada nga ay paunti-unting lumiliit dahil sa kinakain na ng mga damong ligaw at talahib. Nagising si Narins at Jason mula sa napakahimbing na pagkatulog nang biglang apakan ni Lando ang preno. Bahagya pang gumiwang ang kanilang sasakyan bago tuluyang huminto. Anak ng engkanto! Daan-daan naman, boss! Sapusa po ang kanyang nguso dahil nangudgud sa upuan si Jason sa biglaang pagkakahinto. Pambira naman to si Boss Lando. Kung kailan mahimbing sa pagkakatulog eh. Saka naman nang bubulabog. Hindi mapigil ang daktak ni Jason. Bata! Gising na mga bata! Mahinang saad ni Lando at saka lumabas ng sasakyan. Sa kaingayan ni Jason, lumabas na rin ang sasakyan si Rince at biglang napako ang paningin nang makita ang nasa kanyang harapan. Narito na tayo, sambit ni Lando na nakapamulsang pinasadahan ng tingin
ang malamansyong bahay sa kanilang harapan. Napangisi naman si Lando nang bigla na lamang bumukas ang napakataas na gate ng bahay. Hinugot ni Lando mula sa kanyang bulsa ang isang antipara at isinote ito at humakbang na papasok pagkatapos. Sigurado ka ba? Tanong ni Rince na nagpatigil kay Lando sa pagakbang. May pag-aalinlangan ka ba, bata? Tanong pabalik ni Lando kay Rince. Sinulya pang muli ni Rince ang bahay sa halip na sagutin si Lando. Tara na. Sabi mo nga, di ba? Baka makatakas pa. Huling saad ni Lando bago iniwan si Rince. Habang naglalakad ay nagbibigkas ng mga kataga si Lando. Mga katagang nagsisilbing proteksyon sa kanilang pakikipagsapalaran. Ilang segundo pa ang lumipas bago naman napagpasyang sumunod ni Rince kay Lando na nauna nang pumasok sa loob. May pag-aalinlangang humarang sa isipan ni Rince kaya matagal siyang nakakilos sa kinatatayuan. Maging si Rince ay nag-usal din ng mga espiritual na pananggalang na natutunan nito mula sa pagsasanay na si Lando mismo ang nangasiwa. Matapos yun ay kinapamuna ni Rince ang punyal na namana niya kay Mang Doming. Nasa kanyang tagiliran nito. At nang mapagtantong naroon naman sumunod na siya kay Lando sa loob. Pero bukod pa dun ay nagsambit pa ng maiksing panalangin si Rince bago umapak sa teritoryong na sabi niya pa ay maaring tatapos sa kanilang buhay. Huli na nang makalabas si Jason sa sasakyan nila. Nakapasok na si Rince at Lando sa loob ng bahay. Nabigla na lamang naglaho matapos makapasok si Rince. Naiinis na nagpalingalingas si Jason sa paligid dahil tanging mga puno at mga damong ligaw lang ang sumasalubong sa kanyang paningin kahit sa Mandaco ito mapunta. Bad trip talaga yung dalawang yun. Kahit kailan talaga. Walang awa yung mga yun. Iniiwan pa ako. Bali. Ako naman ang bida rito eh. Pasasan ba't hihingi din sila ng tulong sa akin? Diba? Pagdadabog pa ni Jason habang paikot-ikot sa sinasakyang van. Mga besh! Dito tagutaguan! Magpakita na kayo oy! Pero tanging kaluskos na mga dahon lamang ang sumagot sa kanya. Parang musmus na napaupo na lamang si Jason sa lupa at isinandal ang likuran sa kanilang sasakyan. Lata na lang ang kulang nito. Pwede na akong mangaruling. Nakangusong saad ni Jason. Dire-diretso naman ang lakad ni Lando sa daang tinatahak niya. Samantalang tahimik naman si Rince na sumusunod sa kanya. Napahinto naman silang dalawa nang maabot na ang dulong pintong gawa sa mamahaling materyales. Kumikinang pa ang seradura nito. Si Jason? Tanong ni Lando nang mapansing isang presensya lang ang nararamdaman niya sa kanyang likuran. Ewan. Nasa van pa yata? Sagot ni Rince. Kaya mo na. Mas mabuti na yung tayong dalawa lang. Tatanga-tanga pa naman yun. Baka bang bulyaso pa tayo. Tugon naman ni Lando bago pinihit ng tuluyan ang seradura. Nang mabuksan nila ang pintong yun, may kadiliman ang lugar. Ngunit mababa na agmo ang lawak ng lugar na to.
hindi makita ang ibang parte. Ngunit bumungad agad ang isang hagdan papuntang itaas. Kanya-kanyang hugot ng flashlight sinarin sa Tlando dahil sa medyo madilim nga ang bahaging iyon. Inumpisa na nila ang paghakbang sa hagdan na iyon. At habang papalayo na sila sa pinto, pahina ng pahina naman ang kanilang pandinig. Bukod sa kanilang dalawa, hagdan at dalawang matitigas na pader sa magkabilang banda lamang ang naroroon. Sa bawat paghakbang na kanilang ginagawa, ay nararamdaman naman nilang may hindi na maganda ang naghihintay sa kanila sa dulo. Bata, alam mo kung nakahanda ka palagi. Sana, maging ngayon, hayanda ka pa rin. Hindi mapigilang sambit ni Lando. Tumitibok na rin sa kaba ang kanyang puso. Batid niyang isang patibong ang kanilang tinatahak ngayon. Napansin ni Rins na may sinabi si Lando. Pero hindi niya ito masyadong naulinagan sa kadahilanang parang nawawalan na rin siya ng pandinig. At kagaya ni Lando, nakakaramdam na rin siya ng kakaiba sa mga oras na yun. Hinigpitan na lamang niya ang paghawak sa flashlight maging sa punyal sa kanyang tagiliran. Inihanda rin niya ang sarili na maging alisto kung sakaling ay bigla nilang dadamba sa kanila. Lakad lang sila ng lakad at sa isang kurap lang ay hindi na matanong ni Rin si Lando na kanina lang ay nasa unahan pa niya. Napahinto na lamang siya at sinubukang tawagin ang boss. Subalit, pawang kadiliman lamang ang naroroon. Rins! Rins! Napatigil na rin si Lando sa paghakbang. Dahil nang lingunin niya si Rins, ay wala na rin ito. Iwinasiwas niya ang ilaw na mula sa kanyang flashlight. Pero hindi pa rin niya nakita si Rins. Biglang may sumagi sa isipan ni Lando na labis na itong ikinagimbal. Medyo napabuka pa ang bibig nito dahil hindi niya maubos maisip kung paano nangyari. Patibong nga! Patibong! Malakas na usal ni Lando nang sa paglipas ng mga sandali ay may iba't ibang presensya siyang nararamdaman. Napasigaw na lamang si Lando nang maramdaman ang pag-update sa kanyang kanang balikat. Nabitawan na niya ang hawak na flashlight at napasandal sa pader. Napadaing siya sa sakit nang humapdi rin ang kaliwang braso niya. Nasa tansya niya e may kung anong patalim ang dumaplis sa kanyang katawan. Tila hindi umubra ang mga pananggalang na inusal niya kanina. Nagpalingalingan naman si Rins nang nakaabot sa kanyang pandinig ang mga sigaw niyon. Nung una'y malakas ang pagkarinig niya, ngunit lumalabo naman habang tumatagal. Boss? Usal ni Rins nang makilala ang nagmamay-ari ng boses na yun. Tinakbo niya ang pinanggalingan ng sigaw. Subalit, bago pa niya yun marating, isang matigas na bagay ang nakapatid sa kanya. Dahilan upang mapasalubsob siya sa matigas na hagdan at nagpadoslo sa baba. Tila may nabaling buto sa katawan ni Rins dahil hindi na niya magawang tulungan ng sariling makatayo. Napangiwi na lamang siya nang maramdaman ang pagbasa ng kanyang ulo. At nang kapain niya ito,
ay tila dugo ang kanyang naramdaman dahil umalingasaw ang lansa nito. Kasunod nun ay nanlabo rin ang kanyang paningin. At ilang saglit pa ay paunti-unti siyang nawawalan ng kamalayan. Si Lando naman ay hindi na maawat-awat sa pagsisigaw. Puro dapis na ang kanyang katawan na malayang nag-uunahan ang sariwa niyang dugo. Sinika pa rin niyang makatayo at manlaban. Laban sa hindi makitang sumasalakay sa kanya. Kahit pa man puno na siya ng sugat. Wagandwag! Magpakita ka sa akin, hayop ka! Galaiti ni Lando. Pero muli ring lumapat ang kanyang mga tuhod sa sahig. Nang bigla na lamang, may isang bakal ang bumaon sa kanyang tiyan. Bumuka ang kanyang bibig. At bumuluwak ang dugong tila pintura ng tumalsik sa pader. Hindi lamang yun. Nasundan pa ng malakas na hampas sa likod ng kanyang ulo. Kung kaya't umikot ang kanyang paningin at napasalampak sa pader. Sa malakas na pagkakatama na yun, ay diretsong nagsara ang paningin ni Lando.